Buksan natin ang ating mga Bible sa Psalms 119. Psalms 119, at pabasahin natin ang verse 1 to 3. Ito ang ating meditation sa gabing ito para sa ating prayer meeting. Ganito ang sabi, Psalms 119, verse 1 to 3. Mapalad silang sakdal ang landas, nasa kautusan ng Panginoon ay malakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga pagtuo na hinahanap siya ng buong puso, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Ito po ay bigyan natin ng paksa at pamagat, ang totoong kaligayahan. Ang totoong kaligayahan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po na ang salita ninyo ay nagtuturo sa amin ng katotohanan at hindi po kami ninyo pinababayaan na manangan sa aming mga sariling damdamin, sa aming pakiramdam, sa aming emosyon. Kaya nawa, Panginoon, kami tumayo, mamuhay, lumakad sa katotohanan at hindi po sa aming pong mga damdamin upang huwag kami magkamali at higit sa lahat kayo po ang siyang maluwalhati. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang totoong kaligayahan. Alam natin lahat ng tao, hangat talaga ang kaligayahan, kaya maraming pagsisikap, maraming gustong makaabot ng mga bagay na inaasahan nila na kung ito'y maabot, ito na ang kanilang kaligayahan. Pero may kasabihan na sinasabi, kaligayahan ay hindi nakadepende sa mga nangyayari sa paligid mo, kundi kung ano ang nangyayari sa loob mo. Dito sa ating talata, binanggit dito ang salitang mapalad. Ngunit kung ating titignan sa totoong kahulugan ng salitang ito mapalad, hindi lang ito basta mapalad o swerte na ikaw yung pinagpala, kundi ang ibig sabihin dito ay maligaya. Maligaya. At ang sabi sa ating talata, maligaya silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. So ang kaligayahan, hindi po nakadepende sa circumstansya sa ating paligid, gaya ng akala ng iba, gaya ng inaabot ng iba. Kaya hindi tayo bilang Kristiyano, hindi tayo dapat tumulad dito. Dahil kapag wala po, hindi magandang sirkumstansya mo, wala kang pera, may karamdaman ka, eh, nasaan ang kaligayahan? Hindi nagiging masaya. Kaya nga, dapat hindi ito ang ating batayan. Sapagkat kung hindi magandang sirkumstansya mo, ay talagang hindi mo alam paano dapat mamuhay sa kaligayahan. So ano bang batayan ng kaligayahan? Dito sa maikling pag-aaral natin, eh, tanda natin hindi sa sirkumstansya ng ating paligid, kundi nasa panloob na pangyayari sa ating puso, sa ating buhay. So, tingnan natin ito sa tatlong bahagi upang tumayo tayo sa totoong kaligayahan at mamuhay tayo sa totoong kaligayahan bilang mananampalataya o Kristiyano. Unang-una, sa verse 1, maligaya ang taong may sakdal na landas. Ito'y hindi maabot ng lahat ng tao. At ito'y abot ng lahat ng Kristiyano. Pag sinabing sakdal ang landas mo, may kasabihan na ang kaligayahan ay walang landas patungo sa kaligayahan. May kasabihan, walang landas o walang daan patungo sa kaligayahan, kundi ang kaligayahan mismo ang landas. Now, kung ating titingnan sa Biblia bilang Kristiyano, ang landas natin walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang Panginoon ang siyang sakdal. Walang ibang daan patungo sa langit. Walang ibang daan upang tayo ay mabuhay sa tamang pamumuhay kundi ang tanging Panginoong Jesucristo lamang. Kaya sinabi dyan, mapalad ang may sakdal na landas. Sino lamang ang may sakdal na landas? Yung po mga may bagong buhay.
mga ipinanganak na muli. St. Corinthians 5.17, ang sino mang nakay Kristo siya isang bagong nilalang. Wala na ang nakaraan, ang luma, lahat ay nababago. Sila ang nasa tamang buhay. Landas min buhay o daan, at ang daan natin ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nga, tanda natin, mapalad o maligaya ang taong may sakdal na landas. Kung ikaw ay isang Kristiyano, taglay mo ang sakdal na landas at walang iba kundi ang ating Panginoon. At ikalawa, hindi lamang maligaya ang taong may sakdal na landas, sapagkat ang taong may sakdal na landas ay nakakalakad sa kautusan. So first one, again, sa mapalad silang sakdal ng landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Now, alam natin, walang taong nakakasunod sa kautusan. Maliban ang mga sumampalatay lamang kay Jesus, sapagkat tanging si Jesus lamang ang nakakatupad ng kautusan, passive and active. At dahil dyan, lahat ng sumasampalataya kay Kristo, sila po ay talagang ginawan o inobey ni Kristo para sa atin. Kaya tayo ay nakakalakad sa kautusan ng Panginoon. Kung ating babalikan ang ating pag-aaral sa order of salvation, alam natin na tayo makakalakad talaga sa kautusan ng Panginoon dahil tayo nasa tamang landas. Tayo kasi ay binigyan ng bagong puso. Tayo binigyan ng bagong espiritu. Pinalitan yung ating batong puso ng laman na puso. At maliban doon, ibinigay pa sa atin ang Espiritu ng Diyos. At ang sabi sa verse 27, at ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng kakayanan lumakad sa kautusan ng Panginoon. Kaya mapalad ang mga taong may sakdal na landas. Hindi siya mabibigo. Sa totoo niyan, ang taong ng Kristiyano, i-apply natin si Kristiyano, Kristiyano naman ang tanging nalulugod, natutuwa, kaligayahan niya ang sumunod sa kautusan. Sapagkat ito po ay nasa atin. Hindi tayo susunod sa kautusan para maligtas, kundi tayo ay ligtas na, kaya nagagawa natin at nasusunod ang kautusan. No? Psalms chapter 1 verse 1, di ba yung pinakaunang salmo, doon sa mga mapapalad o sa mga taong nasa sakdal na landas. Ang sabi sa verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Bakit? Siya nasa taong landas na eh. Nasa sakdal na siya eh, na landas. Kaya hindi siya lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. At ang tanging niyang kaligayahan, kagalakan niya, verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Na hindi ko sinasabing automatic ito sa ating mga Kristiyano kapag ikaw ay taglay mo na si Kristo, ang landas ng buhay mo, eh automatic ka na nakakasunod sa kautusan ng Panginoon. Kailangan pa rin gawin natin yung tinuturo ng kautusan, huwag kang sumama dyan, huwag kang lumakad dyan, huwag kang maniwala sa bayan dyan. Dapat ang kagalakan mo ay laging nasa kautusan ng Panginoon. Bulay-bulayin mo ito upang ikaw ay makapanagumpay. Natural yun ang ating tutuhin. So, ang isang taong mapalad o maligaya, siya ay nasa sakdal na landas. Ikalawa, maligaya ang taong may magandang patotoo. So una, maligaya ang taong may sakdal na landas. Ikalawa naman, maligaya ang taong may magandang patotoo. Verse 2, mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na hinahanap siya ng buong puso. Na yung patotoo dyan, hindi ito yung testimony natin. Bagamat, ito nagiging bunga
ng patutuong taglay natin kaya tayo nakakaroon ng magandang patutuo sa buhay. Ang patutuo dyan ay ang salita ng Panginoon, kaubusan pa rin ng Panginoon. Kaya maligaya ang tao, may magandang patutuo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil kanya itong iniingatan. Yung kaubusan ng Panginoon, iniingatan niya. Hindi siya sumusunod o lumalakad sa lakad ng masama, sa mga patutuo, sa mga payo ng ng mga makasalanan, kundi iniingatan niya ang patutuo, ang salita ng Panginoon. Kaya naman, iniingatan din siya ng patutuo. Nag-iingat siya sa patutuo, at the same time, iniingatan siya ng patutuo. Tignan niyo ang sabi sa Proverbs 2, verse 9 hanggang 12. Doon sa mga taong nagtataglay nitong patutuo ng Panginoon, nagtataglay ng kausan ng Panginoon. Ang sabi sa verse 9 ng Proverbs chapter 2, kung magkagayoy, mauunawaan mo ang katwiran, ang katarungan at ang katapatan bawat mabuting daan. Bakit? Nasa iyo yung patutuo ng Panginoon. No? Verse 10, sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaay-aya sa iyong kaluluwa ang kaalaman. Tingnan sa verse 11, ang mabuting pagpapasya ang magbabantay sa iyo. Bakit? May wisdom ka na eh. Ang pagkaunawa ang mag-iingat sa iyo. Iligtas ka nito sa daan ng kasamaan mula sa mga taong nagsasalita ng masasamang bagay. Kaya maligaya talaga ang taong may patutuo, magandang patutuo. At ang magandang patutuo, yung taglay natin, ay ang kautusan ng Panginoon. Ito yung magtuturo sa atin ng katwiran. Ililigtas tayo nito sa kasamaan. At ito yung magtuturo sa atin sa kabanalan, sa katwiran, ang salita ng Panginoon. At higit sa lahat, ito magbukas na yung mata para makita ang Diyos. Now, hindi literally makita natin ang Diyos. Walang sino makikita doon. Kundi yung katangian ng Diyos. At ang katangian ng Diyos, makikita mismo sa iyong sarili. Makikita mismo sa iyong sarili. Kung paano kang mamuhay, paano kang manatwiran, larawan ng Diyos ang makikita sa iyo. Proverbs 8:17, ganito ang sabi. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig, ang sabi ng Panginoon. At ako'y matatagpuan ng humahanap sa akin masigasig. Kaya nga, laging sinasabi namin ni Pastor RG, magbasa tayo ng Biblia. Dahil ang salita ng Diyos at ang Diyos, hindi maaaring magkahiwatay. Interchangeable yan. Salita ng Diyos, ang Diyos ay salita. At ang salita ang nagbibigay buhay. At ang salita, kung tawagin patutuo, ito ang mag-iingat sa atin sa lahat ng sandali. At matatagpuan natin ng Diyos, makikita natin ng Diyos kung masigasig natin sa ginahanap sa pamamagitan ng salita. Ang sabi ng sa English, if you diligently seek me, you will find me. Matatagpuan talaga ako. Bakit po? Alam nyo, pagka tayo po'y napupuro ng salita ng Diyos, hindi natin ito binabaliwala. Doon tayo nagiging kalarawan ng Diyos na bumababa. Tulad ni Kristo na kahit paano siya napastanganin, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig para kumanti. Kaya nga, yung mga mapagpakumbaba ang nakakakita sa Diyos. Di ba? Matthew chapter 5 verse 8. Anong sabi sa Matthew chapter 5 verse 8? Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sino sa banal na kasulatan na lingkod ng Diyos na humiling na magpakita ang Diyos sa kanya? Pero sabi ng Diyos, hindi mo makikita ang aking pagka-Diyos sapagkat walang tao mabubuhay. Pero ipapakita ko sa iyo ang aking katangian. Mapagpakumbaba, buti, no? Talagang yun ang katangian ng Panginoon at yun din ang makikita sa ating mga buhay. Exodus chapter 31, di ba? Yun yung
nagpakita ang Panginoon kay Moises. Kaya nga, mapapanat ang mga taong may sakdal na landas, mapapanat ang mga taong may magandang pagtuo. Ang pagtuo natin ay mismong Diyos at yan ay makikita sa ating buhay. Pangatlo, maligaya ang taong may ugaling lakad. May ugaling lakad. Basahin ko yung verse 2, bandang huli, tsaka verse 3. Na hinahanap siya ng buong puso. Sino hinahanap ng tao yon? Ang Diyos. Na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Ang sabi dyan, na hindi gumagawa ng kasamaan, makikita natin yung salitang ito sa 1 John chapter 2. Na ang mga tao ng Panginoon hindi gumagawa ng kasalanan. Meaning to say, hindi niya ugali na nagpapatuloy gumawa ng kasalanan. Yung po yung kahulugan dyan na hindi gumagawa ng kasamaan, sa 1 John, ito, verse chapter 3, di ba sa ating series, 1 John chapter 3, verse 9, kata yun, no? Di ba? Ang sabi doon, 1 John chapter 3, verse 9, hindi 1 John chapter 2. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Kaya nga, mapalad ang tao may ugaling lumalakad sa katwiran. Ugaling niya na ang hindi lumakad sa kasamaan o sa kasalanan. Alam niyo kung hindi natin inuugali yon, eh walang hindi nagkakasala sa atin sa araw-araw. Pero inuugali natin na lumayo sa kasalanan, di ba? Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil taglay natin ang landas, taglay natin si Jesus. Kaya nga, maligayang Kristiyanong may ugaling lakad. Lakad sa katwiran, lakad sa kabanalan. Meaning to say, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi perfecto ang isang Kristiyano, pero hindi nagpapatuloy. Lagi niyang hinahanap ang Diyos. Lagi niyang hinahanap ang kautusan ng Diyos. Ugali niya ang magmahal sa Diyos. Ugali niya ang sumunod sa Diyos. Kaya sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 14, makipagkaisa kayo kasundo sa iyong kapwa at ng kabanalan sapagkat kung walang kabanalan, hindi mo kailangan makikita ang Diyos. Kaya nga napakaganda po yung kalalakan, kaligayahan ng Kristiyano, hindi po sa circumstance, hindi sa kung anong nataglay natin o natanggap natin sa mundo. Sapagkat lahat yan ay mawawala. Temporaryo. Pero ang pinakadakila at pinakamagandang kaligayahan na hindi maaaring maalis at mawala sa atin ay yung magkaroon tayo ng kaligtasan. At si Kristo ay nananatili sa atin. So pagsikapan natin, tungkulin natin pagsikapan na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kapwa at pamumuhay kapag natin. Kaya ngayong gabi nito, tatong bagay ang ating pag-pray sa ating mga kapatid, sa ating mga sarili, sa iglesia. Una, at sana tayo'y manatili sa sakdal na landas. Manatili tayo kay Kristo, siya lamang ang sakdal. Hindi natin magawang maging sakdal, maging perpekto, kundi tayo ay nakasilong at nakabilis lamang sa katwiran ni Kristo. Manatili tayo dyan, huwag sa ating mga sariling righteousness. At ikalawa, manatili tayo sa magandang pagtuo. Huwag tayo magpapaniwala sa mga patutuo ng sanlibutan, ng mga filosofiya, ng iba't ibang mga doktrina. Kundi manatili tayo sa magandang patutuo, walang iba kundi ang kautusan ng Diyos. At pangatlo, manatili tayo sa ugaling lakad na hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Tayo na lang.
Panginoon, maraming salamat po muli sa inyong mga salita na patuloy na kaming